Wala pang pecha pero ayon sa abogado ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr., intensyon niyang bumalik sa Pilipinas para sagutin ang mga akusasyong nagdadawit sa kanya sa pagpaslang kay Governor Roel de Gamo. Gusto lang anilang matiyak muna ng kongresista ang seguridad niya at ng pamilya bago umuwi. He's 100% willing to come back. This week, next week? Well, ang problema nga yung security. Eh. Kasi nga, pagtitingnan mo, tinanggalan ka ng lisensya, kinasuhan ka for a 2019 incident, bigla kang renewed. Nauna nang sinabi ng DOJ na base sa huling impormasyon, nakaalis na sa Amerika at nasa isang bansa sa Asia na si Teves. Pero sa pagkakaalam ng kanyang mga abogado, nasa Amerika pa ang kongresista. Natapos na nitong March 9 ang travel clearance na ibinigay ng kamera kay Teves. Nilinaw din ng kampo ni Teves na hindi siya nagtatago o tumatakas. What is he fleeing from? Wala! Walang charge. There is no warrant. There is no indictment. Nothing. Tinawag nito pasyon na hearsay o chismis ang pahayag ng isa sa mga suspect na nag-uugnay kay Teves sa pagpatay kay De Gamo. Ang sinabi nung isang taong inambush interview, may kausap daw silang middleman, ang pangalan ni Marvin. At sinabi daw nung Marvin, isang Kong Teves ang nagpagawa. That is not a valid tagging. Hearsay po yun eh. Itinanggi ng mga abogado ni Teves na may kinalaman ng kongresista kung bakit wala ang police escorts ni De Gamo noong araw na paslangin siya. Ayon kay Topacio, bukas sila sa gagawing investigasyon ng kamera na ipinatawag mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan din niyang makipag-ugnayan sa speaker. We welcome that if the inquiry is going to be impartial. At least mga colleagues niyan, kilala siya niyan. We are already reaching out to the office of Speaker Romualdez kasi may mga pinaparilinga si Congressman Teves for his ears only. We have faith in the impartiality of Speaker Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na wala pang paramdam si Teves. Muling nagpaalala ang House Speaker na hindi na autorisado ng kamera ang pamamalagi ni Teves sa ibang bansa. Muli namang tiniyak ni Romualdez at ng Department of Justice na handang magbigay ng seguridad ang PNP sa kanyang pag-uwi. He will be secured. Hindi namin siya papabayaan. He will be secured. Binatikos naman ng kampo ni Teves ang isinagawang raid ng pulisya sa mga bahay niya. Hindi anila nasunod ang protocols at planted din umano ang mga nakuhang baril at granada. Pero nanindigan si Interior Secretary Benhur Abalos na nasunod na mga operatiba ang mga SOP. Ayon kay Topacio, Enero pa lang nakatanggap na ng impormasyon si Teves na may planong i-raid ang bahay niya. Idinawit ni Teves noon si Abalos na iginiit na kalokohan ito. Pinipersonal na ako ni Benhur Abalos. Oh. May naririnig akong mga order na nagpapa-apply ng search warrant sa bahay ko at kung wala daw makuha, lagyan. Ang importante rito, ayon sa ating mga operatiba na police, they followed all protocols dahil maingat nga kami sa technicality rito. No? Pabayaan mo ng korte ang humusga rito. What is important ay matugis ang mastermind nito ng mabilisan. Apelan ng kampo ni Teves sa Special Task Force na pinangungunahan ni Abalos at sa mga nag-iimbestiga sa kaso maging patas at tingnan lahat ng anggulo sa pagpatay kay De Gamo. Vivian Gulia, ABS-CBN News.